Yun, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's recipe ay maggagawa tayo ng isang napakadaling lutuin lang to. Ay tofu steak. So yun, kung makikita nyo, nilagyan siya ng toyo tsaka yung kalamansi. Kailangan natin i-marinate muna yung tofu. Ilalagyan ko na din to ng paminta. Guys, nilagyan ko na ng paminta. So, kailangan ko lang to ibabad na mga 5 to 10 minutes lang. So, ayun, babaliktarin ko muna yung tofu. Kailangan mahalo yung mababad siya ng maigi para yung manuot yung lasa ng ating toyo kalamansi sa ating tofu. Bago natin iprito. So ayun, kung makikita nyo, binaliktad ko muna to. Yan, kailangan lang kasi malagyan lahat, mamarinate ng maigi yung kanyang ano, tofu. So ayun guys, baliktarin ko naman yung kabila. So ayun, habang binababad natin yung tofu, maghihiwa po ako ng sibuyas. Ayan, kung makikita nyo, yung hiwa ko dito ay pabilog. Onion rings, para maganda naman tingnan yung ating tofu stick. Steak. Ayan, nahiwa ko na yung ating sibuyas. Ngayon, ibabad na natin yung ating tofu. Ipriprito na natin ito sa mantika. Kailangan nito guys, pag nagprito kayo ng tofu, huwag masyadong malakas yung apoy para hindi siya masunog. Yung tama lang. Kasi mabilis lang itong maluto yung tofu. Tsaka pag niluto nyo yung tofu, kailangan hindi siya gaanong tostado. Kasi steak lang siya. Kailangan medyo malambot pa yung tofu. Yung tama lang yung pagkaluto. So ayan, kailangan yan yung pangatlo, ilalagay ko muna ito sa mainit na mantika. Ayan. Yan, kailangan guys, pag nagprito kayo dito, tamang-tama lang yung lakas ng apoy kasi masusunog agad yung ating tofu. So ayan, kung makikita nyo, hindi siya gaanong malakas yung apoy. Hintayin lang natin maluto yung kabila. Ayan, kung makikita nyo, luto na yung kabila. Babaliktarin ko muna to. Isa-isa. And guys, yung ganyang kulay, okay na po yan. Kailangan ganyan lang yung kulay ng pagkaprito. Kung makikita nyo, hindi naman siya sunog kasi nakababad siya sa toyo. Bali, yung kulay niyan, na ano, dahil sa toyo. Kaya ganyan, parang sunog. Pero yung pagkaluto niyan, tamang-tama lang yan. Malalaman natin yan mamaya pag hiniwa na natin. Ayan, balik. Baliktarin ko na lahat. Ngayon, hintayin ko na naman na maluto yung kabilang side. So, ayun, luto na. Hanguin muna natin to. Ayan, luto na. Luto na yung isang tofu natin. Kaya ilalagay ko na siya sa plato. Kung makikita nyo, hindi siya talaga tostado kasi yung kulay lang ng toyo yung parang sunog. Kasi makikita nyo, may puti-puti pa siya na ano. Kailangan ganyan lang yung pagkaluto ng tofu. So ayun, hiwain ko na to ng ayan.
Again, kung makikita nyo, medyo maputi-puti pa yung loob. Sinyalis lang yan na tama lang yung pagkaluto, hindi siya tostado. Kailangan kasi pag nag-tofu steak kayo, ang tofu hindi siya tostado. Para malambot lang kainin. Napakadaling hiwain. Ayan. Tutuloy ko lang yung paghiwa. Hanggang ma tapos to. Ayan, mag-umpisa na tayong mag-gisa. Ayan, lagyan ako ng mantika sa mainit na kawali. Susunod ko na yung sibuyas. Ayan, haluin ko lang to ng bahagya. So yun, maglalagay tayo dito ng yan yung ating burot. Kailangan lagyan muna natin ng konting sabaw, beetroot. Ayan, pinagpakuluan po yan ng baboy. Ayan, ayan lang natin na kumulo. Maglalagay ako ng toyo. Yan yung pinagbabara ng toyo, pero hindi ko siya ubusin kasi baka umalat. Maglagay lang ng tamang timpla. So, yan, kulong-kulong na. Maglalagay din ako ng oyster sauce. Yan, ang magpapasarap sa atin. Tofu steak. Yan, haluin lang ito ng maigi. Nagdagdag pa ako ng tubig. Tuloy ko lang to sa paghalo. Napakasimple lang yung recipe na to, guys. Simple pero masarap. Napakadaling lutuin. Lalagyan ko ng pamintang pulbos. Ground black pepper. Ayan, haluin ko lang to ng maigi. And guys, kung natimplahan nyo na yung ating sauce, ilalagay ko na yung tofu. Ayun guys, naglagay ako dyan ng calamansi. Kailangan medyo maasim-asim kasi yung ating sauce. Nag-aagaw yung asim tsaka manamis-namis. Tutuloy ko lang to sa paghalo, guys. Ayan. Ito guys, kung wala kayong broth na sabaw, pwede naman dito yung gagamitin nyo. Pork cubes o chicken cubes, depende sa inyo. Ayan, lalagay ko na yung ating tokwa. Ngayon, haluin lang natin ito ng maigi. Yan. Dahan-dahan lang yung paghalo kasi baka madurog yung ating tofu. Yan guys, susunod ko na yung ating sibuyas. Lagay ko na yung ating onion rings. Yan, haluin ko lang ito ng maigi. Dahan-dahan lang yung paghalo. Ayan. Tuloy lang sa paghalo. Pag naghalo kayo dito, huwag masyadong malakas kasi baka madurog yung ating ano. Ayan, kung makikita nyo, nilagyan ko ng onion leeks. Yan po yung dahon ng sibuyas. Onion spring. Ayan, kung makikita nyo, iniingatan ko yung paghalo para hindi naman madurog yung ating tofu kasi malambot lang yan. Kaya pag kinain mo, malambot at malinamnam. So, ayan, kung makikita nyo, kulong-kulo na siya.
Lalagyan ko ng, maglalagay ako ng seasoning dyan. Yung magic sarap. Yan, haluin ko lang to nang dahan-dahan para hindi madurog yung ating tofu. Ayun guys, kung makikita nyo, okay na yan, okay na yan. Kaya luto-luto na yung ating tofu steak. Yan, napakasarap yan. Yan. Lalagay natin sa plato yung ating tofu steak. Ayan. Sa mga mahilig sa mga tofu, pwede ninyong subukan ang recipe na to. Tofu steak. Napakasimple lang luto na yan, steak. Ayan, yung pagluto ko nito, medyo nilagyan ko ng konting sauce para malasa naman yung ating steak. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng cornstarch para pampalapot, para kumapit yung lasa. So, yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.